Maligayang pagbabalik! Ngayon, tunghayan natin ang isang kwentong pinamagatang Hashno, ang manlilok ng bato. Sa isang malayong lalawigan sa Jiangsu, sa bayan ng Nanjing sa China, ay naninirahan si Hashno, isang manlilok ng bato. Ginagawa niya ang pag-ukit ng bato sa matagal na panahon. Ang trabahong ito ay halos araw-araw niyang ginagawa sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Mapapansing buong tiyaga niyang ginagampanan ang kanyang gawain. Ngunit isang araw ay nasambit niya sa sarili. Nako! Pagal na ang aking katawan sa kahuhugis ng matitigas na bato. Sana'y mabuhay na lamang ang tao na hindi nahihirapang magtrabaho para hindi na magdala ng pait at maso rito araw-araw. Uupo na lamang ako at magpapahinga. Hindi ko na kailangang magdala ng maso parito araw-araw sa kalsada. Tila nagdilang anghel naman si Hashno sa kanyang sinabi. Parang isang panaginip ang naganap sa kanyang buhay. Nang nagkakagulo ang mga tao sa daang malapit sa kanyang inuukit, ay nakita niyang naroon pala ang hari. Napansin niya kaagad sa dakong kanan ang mga sundalong ayos na ayos ang pananamit at may sandata na handang sumunod sa ipinag-uutos ng hari. Sa kaliwa naman, ay nakita niya ang mga tagasunod nitong gumagawa ng paraan para lamang mautusan ng hari. Habang nakatingin si Hashno, tag-isip siyang maganda palang maging isang hari at magkaroon ng mga alalay na sundalo at mga tagasunod na nag-uunahan para mautusan. Agad may narinig siyang tinig. Magiging hari ka! Isang himala, naging ganap na hari si Hashno. Maligayang maligaya si Hashno. Hindi na ako tagaukit ng mga bato at nakaupo sa gilid ng daan na may hawak ng pait at mabigat na maso. Isa na akong hari na nakasuot ng baluti, helmet at nakasakay sa pagitan ng mga sundalo at may tagasunod na pawang mapitagan sa akin. Mabigat ang baluti at ang kanyang helmet na lubhang dikit sa kanyang ulo na umaabot sa may kilay kaya nararamdaman niya ang pitik ng ulo. Nahirapan siya. Namumutla at napagod siya dahil sa matinding sikat ng araw. Naisip niya kaya palang panghinain at talunin ng araw ang makapangyarihan at iginagalang na hari. Muli niyang naisip. Mas makapangyarihan ng araw, napanghina niya ang aking katawan. Naisip naman niyang maging araw, at pagkasabi nito ay isang milagro muli na siya'y nakarinig ng tinig na narinig noon at lagdi siyang naging araw. Isang araw na siya ngayong nagliliyab sa kaitaasan at sumisikat ng matindi sa kalupaan. Hindi siya sanay magbigay ng sinag ng liwanag, kaya ang nakahihilakbot sa sinag nito ang bumagsak sa mundo. Kaya ang mga nabubuhay sa mundo ay nangatuyo. Ang mga tao ay lubhang nanangis sa pangyayaring ito. Nagpatuloy pa rin sa kapangyarihan ng araw hanggang sa mapansin niya ang ulap pala ay maaaring makulob sa pagitan ng araw at ng mundo. Napatunayan niya na higit na makapangyarihan ng ulap sapagkat kaya nitong takpan sa kanyang sinag. Dahil sa kaisipang ito ay ninanais naman niyang maging ulap. Nilukuban niya ang araw. Hindi naglaon ay bumigat ito at bumagsak sa paraang ulan sa mundo. Umapaw ang tubig sa mga lawa at sapa dahil hindi niya napigilan ang pagbagsak ng dami ng ulan. Ang matinding ulan ang naging sanhi naman ng pagkamatay ng mga halaman at iba pang nabubuhay sa daigdig. Maging ang malakas na hangin
ay naging sanhi ng pagabuwal at pagabunit ng mga puno. Nawala ang mga tahanan at ang mga naninirahan dito. Pinagmasdan niya ang lupa at napako ang kanyang paningin sa mga bato na hindi man lang natinag sa kanyang kinalalagyan pagkatapos ng mga sakunang nagdaan tulad ng malakas na ulan at hangin at maging matinding sikat ng araw. Muli siyang napaisip. Tinais naman niyang maging isang bato at hindi siya nabigo. Tulad ng dati may tinig siyang narinig upang sabihin siya'y maging isang bato. Nang siya ay bato na, narinig niyang muli ang tunog ng pait habang tumatama sa kanyang katawan at ulo. Nalaman niya ngayon na hindi nga siya natibag sa malakas na ulan at hangin, subalit siya ay nakayang hugisan ng anumang anyo ng isang manililok. Nang muni-muni siya, natanto niyang walang pinakamalakas kundi siya. Mulat sa katotohanan, muling humiling si Hashno na ibalik sa pagiging manililok. Kagyat siyang nanumbalik sa dating gawain at natagpuan niya ang sarili sa gilid ng kalye na nakaupo at nagsisimula na namang humugis ng iba't ibang anyo sa mga bato. Magmula noon, masaya nang nagtrabaho ng buong husay si Hashno. Panatag ang kanyang kalooban araw-araw sa pagiging manlililo. Para sa mga karagdagang aralin at kwento, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Maraming salamat! Paalam!